to everyone. Good morning. Tadya how? Kahapon mayroong nag-ano sa akin, nag-message na kinukuha niya yung aking ano, aking agency sa Pilipinas papuntang Taiwan. Hindi ko na i-recommend at saka dati inire-recommend ako yung aking agency kaya ako ginawa tong aking channel dahil madaming nagtatanong sa akin ng mga agency, so siyempre sa dami nila yung iba pinapasa ako na lang ng video. Ngayon hindi na po ako hindi ko na po inire-recommenda ang agency ko dahil hindi na rin naman po nagre-reply sa akin. So, mahirap na na baka mamaya sabihin nyo, ako ang nagre-recommenda sa inyo pagkatapos ganun yung agency ko, di ba? Tsaka before naman na, ano, na yung taong nag-a-apply doon na galing sa akin, sinasabi ko na kung ano meron sa agency ko. Kaya, eh ngayon, hindi ko na inaano kasi hindi naman nagre-reply sa akin yung agency eh. May hirap na. And then, at saka inaano ko rin po pala yung mga ano to, nagre-recommenda ng agency kasi ano din yon, yung nagkakaroon sila ng kita. Yung agency nagbibigay ng kita sa ano to? Sa nag-recruit. Tulad ko, halimbawa, nagbigay ako ng agency sa kanila. Ay, ng agency, mali. Ano ba yan? Pasensya na kayo. Mahirap talaga mag-ano, gumawa ng video. Bali na po ito yung aking video. Tinawag ako ng aking lola. Kaya, mahirap talaga naka-duty ka sa work mo. Yun nga po, dahil sa yung nagre-recommenda sa agency na tao, ay nagkakaroon po ng, ano, ng commission. Ako po ay nakaranas na ng ganun, so sasabihin ko na rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea. But pag naman po yung agency nyo, alam nyo po ang agency nyo ay ano, kapag alam nyo ang agency nyo ay hindi maganda, kung pwede wag na kayo mag-recruit. Kasi mahirap na, tsaka siyempre dapat ko kayo magre-recruit para makatulong, hindi yung para kumita kayo. Mahirap po yung ganon, yung kikita lang kayo, yung basta lang kayo kuha ng tao, wala kayong pakialam sa kinukuha ng tao kung ano ba ang ano sa agency. Yung masasabi kong ano, kasi yung napipake yung mga ganun, yung kukunan lang ng pera pagtapos mawawala na yung ganun, di ba? Kasi dapat ho, kung ganun po, kung halimbawa nag-recruit kayo ng tao, then pagkatapos itinakbo yung pera ng agency, dapat po, kung sino nag-recruit, dapat siya ang sumasagot. Kasi siya yung kumuha eh. Kaya mahirap po basta mag-recruit ng tao at ipasa sa agency. Pagkatapos ay siyempre pangalan nyo yung hawak ng taong ni-recruit nyo para mag-apply sa ano sa agency nyo. Ganun. At saka yun nga po, kung halimbawa magkaroon ng problem, siyempre kung sino nag-recruit, yun ang ano, mapapasahan ng mga kung ano ng problema dahil ikaw ang nag-recruit. Kaya hindi ko po may re-recommenda sa inyo ngayon ang aking agency dahil hindi na rin po sila nag-ano sa akin. Nagte-text. Yung nagre-reply. Kasi dati, nakaraan, siguro 3 months ago na. 3 months ago, nag-chat sa kanila kasi nga madaming gusto mag-apply. Kaya lang, hindi na nagre-reply. So, okay. Kaya hindi ko na inire-recommenda. Pero, madami nga po nagtatanong sa akin ng agency ko. Dahil dito nga po sa aking channel, marami nakapanood. Kaya, nagtatanong sila. Kaya, ganun. Masasabi ko po, yung mga nag-a-apply talaga at gusto makapag, ano, makahanap ng agency, madali lang naman po kung tutuusin, makakuha ng agency na hindi kayo mapipake. Ay, i-search nyo po sa kahit sa internet, kahit nga pumunta kayo sa comshop,
kung wala kayong internet, search niyo lang po kung yung active na kung yung agency na ina-applyan niyo ay active. Basta dapat po kasi lahat po ng tanong nyo or halimbawa may gusto kayo malaman sa internet lang po talaga malalaman nyo yung po ang ginagawa ko. Kaya wala po nagtuturo sa akin ito paggawa ko ng channel, wala po nagtuturo sa akin, lahat po sinesearch ko kahit na hindi po ako mahilig magbasa. Ano lang po talaga technique kung paano ka matututo. At saka yung pag-a-apply ko po dito sa abroad, wala pong nag-aya sa akin, wala sa akin nag-recruit, walang ano, kusa po ako naghanap, kusa po kung before ako nag-apply bilang isang katulong, kasi ang caretaker or caregiver dito sa Taiwan ay katulong dahil sa bahay po kayo nababaksak sa ano na magwo-work. Isa po, caregiver kinukuha nila, but sa bahay pa din po. Napaka mabibilang po sa kamay ang work ay sa ano, home for the agent, yung hindi po sa bahay, yung sa isang lugar na ano, lahat parang hospital ganun na may naalagaan kayong ano, mga matatanda, yung mga caregiver ang nag-aalaga. Ang mga nag-aalaga pong ganun, dahil mayroon po akong friends na nakapag-work sa ganun, sa lagi silang duty, ang hawak nilang tao, 4-5 ganyan, sa pag mag-aalaga ng ano, palita, mga ganun. Pero talaga napakadami po ng aalagaan nyo. At saka hindi po biro, pero mas okay na rin po yung ganun kaysa sa bahay, dahil napakahirap po talaga sa bahay kasi kahit ano po bait ng inyong amo, meron po rin kapintasan at napakahirap po makisama sa tao. Ayun nga po, kamag-anak nyo mismo, anak nyo na mismo, magulang nyo na mismo, ang hirap makisama, diba? Kaya ibang tao pa ba? Kaya eh, yung nag-a-apply pa kahapon sa akin, mga ano lang, 24 years old lang siya. So, nag-reply ako sa kanya na sabi ko, huwag ka mag-apply ng katulong kasi di biro ang maging magkatulong. Bata ka pa, napakadaming pwede mong applyan ng work. Tulad ng ano, sa Korea, pre-placement people doon, but sabi nila, mahirap. Pero at least, makakaalis din, di ba? Yung sure na makakaalis at saka malaki po ang sweldo sa Korea and then sa Japan po. Sa Japan, maganda rin po sa Japan dahil galing po ako sa Japan. Nag-entertainer. Pero hindi po lahat na nag-entertainer, nagpapagalaw. Depende po yun sa isang tao. Karaniwan po, kaya po minsan po sila nagpapagalaw kasi nga po gusto nila kumita ng malaki. At saka kalimitan po, yung iba po, kaya po sila nagpapagalaw dahil sa mga boyfriend nila, ganon. Then, yun, nangyayari pag nagkakalao, magpapakasal na sila. So, madami mga Pilipina na nakakapag-asawa ng mga Japanese. So, sa Japan ngayon, maraming offer na work ngayon. Nakikita ko po sa Facebook, sa internet. Meron mga kahit na meron factory worker, merong fruit picker, yung mga gano, farmers, ganyan. Nasasabi ko, mas okay na rin nyo kaysa sa bahay. Kasi pag sa bahay po, yung iba sabi nila, tulad ng kapatid ko, bata pa rin, nag-apply ng katulong. Nasa Saudi na isa sa naging video ko, topic dito sa akin, sa channel, na apply niya, papunta Dubai, pero napunta siya sa Saudi. Kaya, mahirap yung mga nagre-recruit sa inyo, sasabihan kayong gano'n, pagkatapos sa iba kayo dadalhin. Napakahirap po na gano'n, kaya ayaw ko po basta-basta magre-recruit ako. Kung magre-recruit po ako, at kung halimbawang ako sa inyo, hindi sa pagre-recruit lang, means na sagutin ko po kayo. Hindi po ako yung tipong ng tao na pag kinuha ko kayo, wala na akong pakialam sa inyo. No, kaya mahirap po, kaya kung maaari, hindi po ako nakikialam, mahirap po
pumasok sa isang problema na hindi mo kayang lusutan. Lalo na kung alam mo naman, hindi ka sure sa pinapasok mo. Kaya sige po, tapusin ko na tong video ko at mag-comments po kayo sa baba para sa mga ibang katanungan sa pag-abroad, na lalo na dito sa Taiwan, mga caretaker, caregiver. At saka, baka yung mga gusto rin maging YouTuber na tulad ko. Thank you very much sa mga nag-support ng aking channel. Maraming maraming salamat ko. Hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating na maging vlogger na matagal ko ng pangarap. But, at totoo lang po, kaya ko po ginawa tong aking channel dahil sa yung topic nga pong para makatulong sa inyo. At yun nga po, iba siyempre yung dating kapag meron ng ads yung iyong channel. Napakasarap sa pakiramdam dahil maraming taong nangangarap na maging isang vlogger. Thank you very much. Bye-bye.